Marhaba, salamalaikum. Magandang umaga at isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga bayaning buhay at mga kapatid na OFW sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Lalong-lalo na sa mga nandyan sa Middle East, especially sa Saudi Arabia, Dammam, Al-Khobar, Jeddah, Riyadh, Dubai at iba pa. Shoutout rin sa mga sadik, tropa at mga kaibigan natin dyan. Aking dasal na kayo ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Sa aking part 1 video na makikita nyo ang link sa baba nito ay ipinakita ko sa inyo kung ano ang software na maaari natin i-download at i-install para magawa natin mag-livestream, mag-record ng games, webinar, web meetings at iba pa. Ngayon naman, para sa mga nagsisimula pa lamang ay ipakikita ko na rin sa inyo isa-isa kung ano ang mga features at functionality na meron si OBS. Ganun na rin kung paano natin siya gagamitin. Pero bago ang lahat, hayaan niyo po sana na ako ay maglambing muna sa inyo at makiusap na kung sakali na ito ang unang pagkakataon na kayo ay napadaan sa channel na to, kung maaari po sana ay huwag nyo kalimutang pindutin ng like, subscribe, pati na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito. Okay, moving forward. Kapag kinlik na natin ang OBS para i-launch, sa interface niya, kung mapapansin nyo, meron siyang scenes, meron siyang sources, audio mixer, scene transition, and controls. For this tutorial, magpo-focus muna tayo dito sa scenes at saka sa sources. Sa bawat scene na gagawin natin, pwede tayong maglagay ng maraming sources. Depende kung ilan at kung ano-ano yung mga sources na gusto natin ilagay. For now, i-discuss ko sa inyo and at the same time, ipapakita yung pinaka-basic sources na ginagamit ng mga live streamer at ng mga nagre-record ng kanilang mga video games and other webinars. Meron tayo ditong browser, meron tayong window capture, meron tayong video capture device, and at the same time, image and text. For now, mag-start muna tayo sa pag-create ng image. Let's say gusto nating mag-create ng background sa screen natin. So, ang gagawin lang natin, i-click natin itong image na to. Add image, let's say, gusto natin is background. So, create nyo tayo. And then, lagyan natin ang name na BG that stands for background. Okay? So, after that, hanap lang tayo ng image file na gusto natin gawing background. Let's say, okay, so dahil nag-add tayo ng background, kailangan natin siyang i-fit sa mismong base canvas natin. So stretch lang natin siya, pero dahil nakita nyo, hindi siya eksakto, hindi niya nakuha yung mismong size ng base template natin. Ang gagawin natin, i-click natin yung shift para ma-adjust siya ng eksakto sa mismong base template. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron siyang nakasulat sa baba na ayaw nating makita. Ang gagawin lang natin, i-crop natin siya. We can do that by clicking Alt and at the same time, i-drag natin yung arrow. And then, bitawan natin yung Alt, tsaka natin siya i-drag ulit. And then, click Shift para ma-exacto natin sa and then enter. For now, meron na tayong background. So ang gagawin natin dito is ilalock natin siya, click natin itong padlock para hindi na siya magalaw. As simple as that. Kahit anong gawin natin dyan, hindi na siya magagalaw. Next is lalagyan natin siya ng text. Para maglagay tayo ng text, ang gagawin lang natin, punta ulit tayo dito sa sources, click plus, and then click natin itong text, select natin, and then create new.
lalagyan natin ng name na title. So, here we go. So, dahil nag-add tayo ng text layer, gagawin natin, mag-add tayo ng text dito. Let's say, sabihin natin, OBS Basic Tutorial. So, kung mapapansin nyo, meron siya ditong color. Kung gusto natin palitan yung color na yan, click lang natin itong select color. And then, let's say, itong yellow. Then, pag gusto natin malabo or malinaw, pwede itong adjust lang natin itong opacity niya. Kaya kung mapapansin nyo, nag-a-adjust yung ano niya, yung text niya doon. See? Something like that. Pwede rin natin siyang lagyan ng background color. Let's say, lagyan natin ng blue. So, pag tinig natin yung blue, adjust natin yan. Adjust natin. Okay. Balik tayo doon sa title. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng color blue pero hindi siya nakita. Bakit? Dahil yung opacity niya naka-zero. So, kung gusto nating makita yung color blue niya, ang gagawin lang natin is tataasan natin yung opacity niya. So, ayan. So, meron na tayong title, OBS Basic Tutorial. So, kung mapapansin nyo, may mga live streamer na pinapagalaw nila itong title na to. Ang ginagawa lang dyan is, dito sa title, click natin itong properties, and then, let's go to filter. Then, from that, click natin yung add. Mag-add tayo ng scroll. Pwede na siyang scroll. And then, yung horizontal speed niya, i-adjust lang natin para gumalaw. So, meron na tayong ngayong background, and at the same time, meron na rin tayong moving text and title. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano tayo maglalagay ng video capture device or webcam para i-display natin sa live stream natin. Okay? So, what we are going to do now is to add the video capture device. Ang gagawin lang natin, i-click natin itong plus sign, or add, and then click video capture device. Pwede natin pangalanan siyang webcam or camera, and then mapapansin nyo sa device niya meron tayong pagpipilian. So dahil web camera yung pipiliin natin, click lang natin itong general webcam. So ang gagawin natin, i-click lang natin is okay. So, kung mapapansin nyo, medyo malaki siya. Ang gagawin natin, i-adjust lang natin siya. Ayan. Adjust lang natin. Ngayon, usually, ang nakikita ko at napapansin ko sa mga nagla-live stream, yung iba, masyadong malawak yung naka-captured nilang area. So, ang gagawin lang natin, i-click lang natin yung Alt, and then, i-drag natin to. O ano lang yung part na gusto natin ipakita. And then, enter. So, that's it. Meron na tayo ngayong video capture device para sa ating OBS. So, pwede natin i-adjust depende kung anong size, anong gusto natin, ganong natin gusto palaki. And at the same time, kung saan natin gusto ilagay. So, sa case ko, lalagay ko siya dito. And then, enter. And then, pwede ko na siya i-lock. Okay, dahil meron na tayong moving text and title, at the same time, meron na rin tayong camera display na magagamit natin sa ating live streaming. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano natin palalabasin sa OBS yung games na nilalaro natin. Mapa mobile games man yan or mapa desktop games yan. Pero bago yon, gusto kong ipakita sa inyo yung dalawang klase ng display na meron si OBS na minsan nalilito tayo kung kailan at saan natin dapat gamitin.
There are two ways para maipalabas natin sa OBS kung ano yung nilalaro natin, especially sa desktop. Recently, may mga kaibigan ako na nakikita ko na nagla-livestream at ang ginagamit nila ay itong display capture, which is not advisable. Kung bakit? Tignan natin. So as what you can see, nag-add ako sa sources ng display capture. So dito sa display, meron siyang display 1 and then meron siyang display 2. Kung mapapansin nyo, sa display 1, naka-maximize ako, so hindi nakikita yung wallpaper ko. Wherein, sa display 2, hindi ako naka-maximize, kaya nakikita yung desktop ko at yung wallpaper ko. So, come to think of it, let's say, meron akong mga naka-open na browser, and then yung browser ko na yon nakabukas ang Facebook account ko, nakabukas na bank account ko, and other confidential files. So, ang tendency, yung mga viewers ko sa live stream ko, mataas ang possibility na magkamali ako at makita nila kung ano yung laman ng desktop ko. What if, kung mag-pull up ako ng browser para mag-check ng email na kung saan kinakailangan kong ipasok ang password ko, what if kung naka-show password ako? So, nawalan ako agad ng privacy. Okay, ang best practice para mapalabas natin sa OBS ang nilalaro natin, mapa mobile games man yan or mapa desktop games man yan, ay hindi itong display capture. So, alisin natin itong display capture. Instead, ang gagamitin natin ay window capture. So, create new lang tayo. Click OK. And then, dito sa window, hanapin natin yung games na nilalaro natin. On my case, nakabukas yung Red Alert 2. So, that's it. Hindi na nila makikita kung ano yung nasa desktop ko. Instead, ang makikita lang nila ay yung mismong window ng nilalaro ko. So, itry natin. Click OK. And there we go. Meron na tayong window para doon sa games na nilalaro natin. Para naman sa mga nagmo-mobile games, ito naman ang paraan para ma-connect yung game sa OBS para maipalabas naman during live stream. Sa cellphone natin, of course, kailangan natin ng application para dyan. At the same time, ganun din para sa ating mga desktop computer. Merong gumagamit ng mga A-Power Mirror, meron din namang gumagamit ng ibang application katulad ko. In my case, I am using Mirror ID. So, ang gagawin natin, ilo-launch ko yung Mirror ID dito sa aking mobile. At the same time, ilo-launch ko rin dito sa aking desktop. And then, mag-a-add ako ng additional window capture. Hahanapin ko si Mirror ID, which is ito yun. And there we go. This is my desktop, and this is my mobile phone. See? I-lock natin. Ang pinaka-best practice para sa mga overlay natin is nilalock natin para nang sa ganon, hindi siya nagagalaw. Okay, ngayon, meron na tayong moving text and title. Meron na rin tayong webcam at nakasetup na rin yung ating games. Pwede na tayong maglaro. Subukan natin maglaro ng Mobile Legend. You just watch Dredge Public TV. Stay tuned. Baka guys, hindi kayo saan?
So ayun guys, tapos na tayo sa apat na pinaka-common at madalas na ginagamit ng mga live streamer na part ng sources ng OBS. Abangan nyo ang part 3 ng aking OBS basic tutorial na ilalabas sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang na gumagamit ng OBS at dun sa mga nagbabalak na mag-live stream at mag-record ng kanilang mga webinars, web meetings, at mga offline games na nilalaro nila, mapa-offline games man yan, mapa-online games, or desktop and mobile games. Muli po, kung ito po ang unang beses nyong napadaan sa aking channel, mangyari po lamang ay huwag nyong kalimutan i-click ang like, subscribe, pati na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod po pang i-upload na video. Kita-kita po tayo sa aking part 3 ng aking OBS basic tutorial for beginners.